Kami ay naniniwala sa paraiso at impyerno. Ang paraiso ang siyang tahanan ng kasiyahan kay Diyos, ang maluwalhati, na kanyang inihanda para sa mga matutuwid. Ang mga biyaya na kanilang natatamasa roon ay wala pang mata ang nakakakita, at wala pang tainga ang nakaririnig, at walang sinumang tao ang nakapag-iisip ko. Imagine nyo yun, ganun paganda ang paraiso. Dito sa mundo, para magkaroon lang tayo ng idea, humanap lang ngayon ang pinakamatalinong architect, pinakamagaling na engineer. Di ba nakapunta na tayo sa mga maraming mundo? Nakapunta na tayo sa mga Indonesia, sa atin pa lang, yung mga bigatin na mall. Nasa atin sa Pinas eh, mas malalaki pa ron. Di ba namamangha tayo? Nasa mga ganito matalino ang tao, nakapaglika, nakapaglawa ng ganitong nilalang, ganitong ugat ng paraiso dito sa dunia. Imagine nito ang halito ito, wala pang mata ang halito ang halito. Walang tayong nakarinig kung gano'ng maganda. At hindi pa nasa puso ng mga tao. Meaning to say, gano'ng ang kalagagaling ng mga engineer at mga architect nila, hindi nila kaya ang picture. Ilarawan ko ang mga nasa paraiso. Beyond their own imagination, hindi nila kaya ang pag-aralan kung gano'ng matindi ang paraiso. So, kahit yun, kahit ang mahalin pala ito, ha? La'ain ng ra'at, wala ulun sami'at, wala khatar'ala, al-libasyan. Wala pang nakaw. Never, wala dito may bitaw na iisip ng tao. Kasi bakit? Ito ang pangama, ha? Lumikha rito. At ito ay nilaan niya para sa mga mananampalataya. E yung mga word na yan, nilaan para kanino? Sa mga hindi mananampalataya at sa mga mananampalataya, tayo rin. Ibig sabihin dyan, common. Pero sa paraiso, para lang yun sa mga mananampalataya. Walang inginero na kaya gayahin, inginarkitek na kaya ilarawin ito. Bakit hindi tayo mitipin mga kapatid? Saglit lang ang mundo nito. Amro? Saglit lang, sabar-sabar lang. Hindi libre ang paraiso ka. Sabar-sabar lang mga kapatid. Kapagkuha mo ako na tayo sa nakalis na natin, wala yan dito sa mundo, sa kabilang buhay. Yun ang isipin mo. Kapag may nagpapakit sa'yo, alawin mo na kasal. Pag ayaw niya, wala yan sa kumuli sa kabilang buhay. Amro? Ganun lang kasimple yun. Hanapin mo ng kasal. Pag ayaw, hindi po. May pakasal niya ako sa dati. Ha? O yan, yan, yan. Magandir. Dito din, dito. Dito rin nagat. Ano? Masal. Pakasal mo daw na siya dito. Diba? Masal patagal. Bilis ako. Bilis. Parang mag-bis. Job lang yun. Mas na ba? 3, 4, 5, 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
Kasi pamumuhayan mo sa mundo, ito mundo nito ang siyang namamagitan sa pamilya ng paraiso at ay hindi ka man lumos mabigyan ng kaligayahan, hindi ka man forever ka ang lumpot. Unlike sa paraiso, kaya sa impyerno, lahat yun, walang balanse. Oo, puro matindi, puro masaklap. No? Sa paraiso naman, ganun din, puro matindi rin yung kaligayahan doon. Imagine mo lang yung mga five senses natin, ibabalik sa atin times. Papanlasa ka lang, ibabalik sa'yo 100 times.
Bakit? Para manasahan mo yung mga bunga ng mga fruits. Paraiso. Yung mga ilog sa paraiso na alam nyo ang ilan? Nabanggit sa Quran, ang apat yung ilog na yun. At yung ilog na yun, pag tinawag mo, hindi ko na yung ilog dito. Pag pasok ka, dunod ka. Doon, tawagin mo, bakit sa palasyo mo, aakyat yun. Ano yung mga ilog na yun? Una, ilog na mula sa asal. Tinatawag na anin. Pangalawa, ilog mula sa gatas. Pangatlo, ilog mula sa alak. Yung alak dito, pag uminom ka, makita mo pa mo. Tapos meron ka pa, October, ilang araw. Doon, subhanallah, kaya binabawal sa atin dito sa mundo na yung pagsubutin. Doon, bawat imam mo, hindi na yung lasa ng paglasa mo sa umpisa. Hindi siya paulit-ulit na lasa. Madadagdagan na po nung inumin niya. Pangapat, pure. Pangapat na uri ng tubig, yung tubig na pure. Na kung saan, dito sa mundo, pag pumasok ka, lunod ang labas mo. Di ba? Patay ka. Talutan-luta ka na lang sa agad. Pero doon, pag pumasok ka, ang pinhati ka. Pag sinabi mo, umakyat ka sa iyong palas, umakyat yun. Ya pasal aku nama yang Shaul. Akanila kami nama yang Shaul. Sebagai nama tafsir nanti mga ulama. So, kung isipin na natin mga kapatid, tayo makakapagbisa sa atin ito, pag-aaral sa atin. Pag mataas ang iyong maalaman sa kanilang buhay, yun ang makakapagbigay ko sige sa iyo. Na kung saan, yun ang nasa, naitalim sa puso ng iyong sahaba. Yung mga iman, sa mga bagay na ito, paniniwala sa mga bagay na ito, kaya halos nakalimutan nila ang pamumuhay sa mga. Yung isa sa kanila, tinanong niya ng Mubinal Salam, gaano mabilis o gaano maganda ang paraiso nung sinabi sa kanya, wala pa rin yung mga mata na kita rin, wala pa rin yung kanya. Paano ako makapasok rito? Sa ganong sitwasyon sabi niya, kung kaano niya na-miss ang paraiso, sabi niya, matagal pa nalulukin ko itong kinakain niya ng tamang yunis. Tinapon niya, pumasok siya sa labanan. Masyadid. Ganun yung lakas ng iman na pumasok sa kanya. Hindi na nila mahintay na magkaroon pa sila ng edad na 70, 80, na tulad ng hinahangad natin. Yaman pa ba yung buhay ko? Kasi bakit? Meron tayong hindi maiwan-iwan. May mga sasakyan tayo, may mga paray. Bahay tayo rito, maglalaro mo sa sakyan. Pag yun ang inuna mo, at akala mo sa kanilang buhay, wala kang alam na lang rito, bakit kang mamatay? Tama mali? Tama. Tama. Pero kapag mas malaki ang iman at kaalaman mo sa kanilang buhay doon sa paraiso, at alam mo sa sarili mo, matulid ka, wala hindi mo mahintay. Nanaisin mo, makapunta ka namin. Yung sa halip. Sino man ang kaduguran niya na makatagpo niya agad ang Allah subhanahu wa ta'ala na nalulugod sa kanya. Makatagpo niya ang Allah na nalulugod sa kanya. Ibig sabihin nun, kapag malakas yung ating iman, habang lumalakas yung ating kaalaman at pananampalataya, paniniwala sa kabilang buhay, nawawala tayo ng yung pagmamahal sa mundo, nakagawasan. Tanungin nyo lahat ng mga milyonaryo, mga matatag sa pinag-aralan, pagkatapos sila gabayan ng Allah, ano yung pakiramdam nila? Pagkakulipan nyo na lumiit ang mundo para sa kanila, walang-wala na. Kahit kayo mismo, hindi pa kung hindi ka lang tiyada, nakita na lang ngayon ng isang brother na nagkaroon ng iPhone 14, bak, pansin mo na lang, bak, sana, mura din ako, sana all. Pero dahil napamasa niyo yung iman, hindi mo maano yun, hindi mo mapapansin yun, kaniwali at wala ka dito sa mundo. Kasi may pinaglalaan kayo, mas mahalaga yun.
ang paglalagyan ng steak sa paraiso, yung paglalagyan lang yan, di ba? Yan. Ilang area lang yung nasakot niya. Kayo nilang dunya o ang apiya. Mas mainam yun, mas mahalaga yun kaysa sa mundo at yung nilang yun. Allahu Akbar. Sa paraiso, gaano kalagay ang ibibigay doon sa yung sinabi ko kanina na halita, pinakahuli-huli papasok sa paraiso. Alam niyo gaano kalagay yung paraiso yung ibibigay sa kanya? Times 10 ang mundo. Times 10. Imagine mo na lang pag sinabi ng insan na, yun na ang real. Matigat pa lang yun, ha? O kaya, yun na ang hamra. O, dito, dito na ang hamra. Yun na ang hamra mo. Times 10 ang paraiso. Bakit? Kasi doon, times 100 yung five senses natin. Yung paningin mo, pang-amoy mo, panlasa mo, lamang ka. Panlasa pa lang. Dito sa mundo, kapag tumanda ka, nag-rage ka na ng 9 years old patahas, yung maasim at saka mapahim. Pare-pareho na. Ay, ito ba ito? Wala kayong asin. Ito ba ito? Walang asukal. Di ba? Pantay-pantay na. Kasi, ano na eh, matanda na eh. Pero doon, mag-iilad ka ng 30. Kasi yun yung kasagsagan ng lakas mo. Times 10 na 100. Bakit times 100? Kasi lumabas si Adam, lumabas si Adam dito sa mundo, inuha sa kanya, nung siya inilag, nilihan niya, wow, isang daan naman na yung isa, bawat pakiramdam natin, pinaghati-hati natin lahat ng mga nilalang. Pinaghati-hati natin. Ngayon, pagpasok mo sa paraiso, babalik tayo kung paano lumabas ka na. Babalik tayo sa original. Paano ka laki, pinata, nung siya hindi kayo niyumak, ano yung lakas na mga binigay sa kanya, nung siya ay nandoon, hindi ba sa kanya? Ang mga kapatid. Ngayon, yung papasok naman sa impyerno, imagine mo na lang kung kahit sa parusahan ng Allah, napamit sa habit, yung lagi yung nakapunta tayo ng Uhud, Mount Uhud, ganun kalaki yung bagang, parang sa Tagalog, yung ipin dito. Ganun kalaki ang ipin ng tao na pasok sa ibigyan. Allahu Akbar. Astagfirullah. Which is, yung pagkita ng kanyang dibdib, ay ang distance nito, ako rin sa hadith, ay kasing layo ng mata sa Marina. Allah. So tingin nyo, bakit siya palalagayin ng ganun kalaki? Para lubusan niyang malamhap ang marusang ng pinahintir. Para yung binagtipi sa kanya na uman ang parusahan dito sa mundo, maraparamdaman niya sa hindihan. Kaya bakit sila hindi pinarusahan dito sa mundo? Kasi alam niyo, hiniling ng propeta yun, hiniling niya, Ya Allah, huwag mong parusahan ang ating umma na katulad ng pinarusan mo sa mga nauna umma. Ano ba yung nangyari sa mga naunang umma? Kapag sumuha yung mga naunang umma, alatid, umilin yung kanilang propeta, yan lang, hindi na makapagtipi. Bagyuhin mo na sila, o kaya tinduhin mo na sila, parusahan mo na sila. Pero propeta mga sata, ano kanilang dua? Ya Allah, iligtas mo ang aking umma. Lahat, Muslim na Muslim, na isang basis na kaparusahan. Ngayon, tinugon siya ng propeta, ng Allah SWT, yung kanyang propeta, tinugon ko yung tinanggap. Sabi naman ng Allah, ilalaan ko ang aking parusa sa kanya. Ay nabagin sa Quran. Kaya kaya sa nawati at apapal, munti ka lang magkabiyak ang mga kalangitan sa galit ng Allah SWT noong sabihin nila na siya ay nanganap. Ganun galit ang Allah, pero hindi siya pinarusahan. Bakit? Sa duwaan ng problema sa Allah wala sa Allah. Pero, nilaan naman yun. Ha? At rin naman yun. Pero doon, sinabi naman. Kaya, kalalakuin siya naman. Mga kapatid, may tanong kayo?